Magandang umaga po sa inyo lahat. Ho. Medyo nagsagawa po kami ng konting adjustment. At ayun, kaya medyo natagalan ho. Marami nang mga nagtatanong if I won't go on air ngayong araw nito. And fortunately, naayos po ng ating technical director ang gadget. That's why you can see me again dito po sa ating program na Digital Patrol. Ngayon pong araw na ito ng Friday, the 18th day of June, the current year. At so without much further ado, welcome sa inyong Digital Patrol! All right, dun sa ating mga kasama sa Alberta, Canada, if you could see me, you could start linking the program, hook it up para sa ating mga kababayan, yung ating mga suki ng palatuntunan all over the globe. At ganoon din sa lahat ng ating mga kababayan dito sa bansang Pilipinas. Good morning! Good morning! Good morning! Hi to John and wife Melody and children. As I said earlier, John, you can hook us up now sa inyong platform. So I could see or I could be seen by your followers. Your regular followers of the show, Pinoy Hour. So, it's now 5 minutes past the hour of 10. Oh, imagine, from 9:30, my technical director, Nash Baysa, is doing that adjustment. Huh? By the way, thank you so much kay Gino Salaw. Thank you, Gino. Your assistance is very well appreciated. And likewise, to the centerman, dito pong iglap streamcast. Magulo kong mga tagapakinig. Now, so, naku eh, kinain yung ating almost or more than half an hour slot, initial slot ng ating program. So we have to do some double time move. So without much further ado, mga gilog kong mga tagapakinig, let's listen the first dito sa balita sa magiging kalagayan ng ating panahon. At mukhang talagang uulanin itong pagdiriwang ng Father's Day this coming Sunday. Sunday here in our country, but since we are a day ahead, some are, spending their Saturday while we are on a Sunday here in our country. So, yun po ang kanilang eve ng Father's Day celebration while we, in the Philippines, yun po ang actual day wherein we are celebrating the big day for each and every father. So, at this point, allow me to greet and pass on to all the fathers here in the country and around the globe ang pagbati ng isang, maligayang pagdiriwang ng araw ng mga ama. Hmm? Doon nga po sa social media, marami na pong mga lumalabas na that would really make every father laugh. Like on Sunday, it's Father's Day. It's our day. And the rest of the year is Mother's Day. Oh, yun ang binanggit isa sa medyo nagpatawa sa inyo pong lingkod.
Alright, sa ating mga morning greeters, I'd like to say magandang umaga kay Chincha Buste, who's watching from Kuwait. Good morning, Chincha. A blessed Friday morning, Capt.Sel, ang sabi niya. At ganoon din sa lahat ng iyong mga kasama dyan sa Kuwait who are now working at this time of the morning o dawn, madaling araw dyan sa Kuwait. Pinoy Hour says, Digital Patrol is simultaneously streaming with Pinoy Hour sa Alberta, Canada. Maraming salamat, John. Hi to Melody and children. Chincha says, advance happy Father's Day po, sir, at sa lahat po ng fathers. Thank you very much. That will be on Sunday. Dito po sa aming bansa, sa ating bansa rather, ang pagdiriwang ng Father's Day. But the rest of the year, the rest of the day of the year is Mother's Day. And you know the connotation maybe, no? No need for, well, elaboration. Thank you so much, Chincha, for sharing the program. Now, katulad ng aking nabanggit kanina, uulanin ang pagdiriwang ng Father's Day. Ito po ang prediction ng Pag-asa Forecasting Center. But for that, tayo po isasamahan till 11 o'clock, ngayon pong araw na ito, of course, ng The Fellows Behind My Back. Walang iba kundi ang aking technical director na si Nash Baysa. Ganun din ang chef ng palatuntunan. Walang iba kundi si Semanita Baysa Kapampangan. Narito ang pagbabalita ni forecaster Ana Cloren. At para sa magiging lagay na ating panahon ngayong araw ay generally magiging mainit at maalinsangan po ang ating buong kapuluan na may chance po yan na mapanandali ang buhos ng pag-ulan, pagsapit ng hapon at ng gabi. Wala naman po tayong binabantayan ngayon anuman sa man ng panahon o low pressure area na posible makaapekto sa ating bansa. At wala rin po tayong nataas na gale warning, kaya malaya po mga kapalaot. Ingat mga kababayan, mangsa, pati na rin yung may maliliit na sasakyang pandagat. Over the weekend po dito sa buong bahagi ng ating bansa ay magiging mainit at malinsahan po yung ating panahon. At dito nga sa Kamaynilaan, posible po umabot sa 33 degrees ang maximum temperature over the weekend. At sa Baguio City naman, posible maglaro sa 16 hanggang 25 degrees Celsius. At sa Tagaytay naman, 23 to 32 degrees Celsius. At yan muna latest natin dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po si Ana Cloren. Maganda umaga. Miss Ana, marami sa ating mga fathers, notably yung mga senior citizens na nabakunahan completely, ay nagbabalak na lumabas this coming Father's Day celebration sa Sunday. Uulanin ba ang Sunday, Miss Ana? Yes, po. Kore po natin daw sa umaga ng tanghali po ay magiging maaliwalas po yung ating panahon. Ngunit po rin po natin kalimutan magdala po ng mga panangga sa pag-ulan dahil expect pa rin po natin na posible din po yan sa hapon or sa gabi. Well said. Miss Ana, happy weekend, man. Happy weekend po. Magandang umaga. Well, take it from Miss Ana Cloren. Thank you so much, Miss Ana, sa weather forecast. If you are intending or planning to treat your father sa darating na Sunday, better bring with you an umbrella and bring one for those who will accompany you dyan sa inyong treat out kay father this coming Sunday because of the projection na uulan ngayon pong darating na linggo. Okay? Maraming salamat. From Montreal, Canada, Norma Baysa Swale. Hello, Uma. Ang kanyang bate. Happy Father's Day weekend, Manong. Ang sabi niya, thank you. Thank you so much. And of course, sa another celebrating father, si Ken Swale and children. Thank you. Presi Estrada watching from Dallas, Texas in USA says, good morning, Manong, and everyone watching. Okay, thank you. Thank you so much, Presi, and happy Father's Day to Harry Estrada and
to your son, who will become a father shortly. Si Chris, yung ikinasal sa isang Americana. Okay? Si Alex, I understand. I hope I got their names correct. Alright? And Maxine, yun the only daughter at akin pong pamangkid, ho, kay Presi and Harry, is due likewise sa kanilang pagpapakasal. They'll be tying their knots shortly. Alright? Thank you, Uma. Thank you so much, Presi. Dalawa sa akin pong mga siblings who regularly makes a point to listen and watch the program. Okay, ang oras po ginap ng alas 10:15 ng umaga. Napakabilis ng takbo ng orasan ano po. By the time you know it, it's already noon. Okay. Now, medyo nagkakalituhan. Lalo na dito sa paggamit ng face shield. Yung face shield, yung po yung ipinapatong sa mukha na transparent, made of plastic. Pinapatong doon sa face mask. Yun ang face shield. Si Mayor Digong, ito po yung narinig ninyo sa program yesterday, perhaps kauna-unahan po dito sa Digital Patrol, na kung saan si Senator at Senate President Tito Soto, ang siya pong nag-break ng balita na pumapayag na si Mayor Digong na huwag nang gamitin ang face shield, at kung gagamitin ito ay sa mga pagamutan na lamang. Yun ang stand ng Pangulo. Pero mukhang ayaw ng mga health experts. Ayaw ng Department of Health sa pangunguna nitong si Secretary Duque, at ayaw din ng IATF sa naging pahayag ng spokesman ng IATF, walang iba kundi si Harry Roque. Ayaw nila. Kumare, sabi nila, i-require ito. I-require. At wag nang wag munang ipasunod yung gusto ni Digong. Ayan, ha? Mukhang ayaw ng mga nakakalito. Sino ba talaga ang the one calling the shots? Will it be Roque? Will it be IATF? Or will it be Mayor Digong? Ayan. Another sibling watching from Taytay Rizal from Lides. Ang sabi ni Lides, good Friday morning to all from GCQ Taytay Rizal with heightened alert. Ayan. Thank you so much, Slides. And of course, magandang umaga rin sa aming butihing dear mother, Mrs. Regina Aviles Buda de Baysa. Hayaan mo, mother, this coming Sunday, iririgalo ko sa iyo ang mainit-init na pansit bihon. Yan ang paborito ng aking mother, pansit bihon. With matching manggang hinog. Yun ang gusto ng mother ko . Kaya maghahanap tayo niyan this coming Sunday. At magandang umaga rin kay Tammy Hanilio, at ganoon din sa couple mula sa Taytay Rizal, sina Mr. and Mrs. John and Techi Baredo and family. At ganoon din sa lahat ng mga worker sa ISC compound. Ang manufacturer nitong Sahara Cement Proofing. Ha? Ayan. Baka siguraduhin po ninyo. Marami kasing mga lumalabas na mga
fake na mga produktong Sahara. Eh, usong-uso yan eh. Ha? Marami mga pinifake na mga gamit eh. Hindi ba just the other day, ang mga taga Bureau of Customs ay nakapag-kumpiska. Ha? They were able to confiscate itong milyong-milyong pisong halaga ng mga fake na mga leather products, mga leather bags, whatever. Ha? Eh, ang middleman ng iglap streamcast na si Tony Salaw, hindi mo ba paggamit ng local yan? Ha? Branded ang gamit ng mamang yan. Ha? Kaya pag nakita niyo si Tony na may dala ng bag na merong insignia, halimbawa ng isang sikat na brand, tiyak na yan ay tunay. Ha? Parang si Asintado Gabot din yan eh. Ha? Mahilig sa mga tunay na mga items. Kapag sila'y gumagamit ng mga peke, eh nangangati ang katawan. And speaking of Sammy Asintado Gabot, ho, sabi ni Sammy, ayan, katanggap ako ng mensahe sa kanya. Our 6 to 8 p.m. man ng iglap streamcast. A great Friday morning to all Digital Patrol viewers around the globe. Happy Father's Day to you, my friend. Likewise, my friend Asintado. And Sammy is watching from Cavite Province sa city of Bacoor. We have a very good and clear signal here in Cavite. Maraming maraming salamat dyan sa information at signal check na yan. Sammy Asintado Gabot. Oh, so those who would want to watch him and listen to his very informative program, Asintado, you can catch him from 6 o'clock to 8 o'clock in the evening, Mondays to Fridays. All right. Thank you, Sammy. Huh? Thank you very much. And thanks sa ating centerman na si Tony Salaw. Who makes it a point like Sammy to use yung genuine upang hindi mangati yung kanilang katawan. Yan. Alright. Now, sa iba pang mga pangyayari, dumating pala kahapon yung 1.5 million na Sinovac vaccine from China. Dumating na kahapon. And I understand batay po sa naging pahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., many more are slated to arrive this month. And later, that will be next month, or that will be next week, referring to the arrival nitong Moderna vaccine from US. Darating ito. At marami pang mga brand ng bakuna ang nakatakdang dumating sa darating na buwan ng July. So, there will be more vaccines, but unfortunately, marami pa rin takot magpabakuna. Hmm? Abay, samantalahin po natin habang nagbabaha ng bakuna rito sa ating bansa. Because ang sabi ho ng ating mga health authorities, and they are looking forward ho, na to see December, this coming December, to be a maskless month. Wala nang mask. Tatanggalin na ang mask. Aalisin na. Kaya what we will see ay itong tunay ng ngiti, genuine na ngiti. Hindi na yung nakatakip na mga ngiti. Alam niyo, napakahirap na makita yung reaction eh. Ang ating mga kababayan, hindi ka pares nung medyo wala kang face mask. You could see the reaction. If you say something, if what you said had been appreciated, you can always see them through the reaction of their lips. Pag medyo
ngumiti, yun. And makikita mo. Pero kung nakatikip yan, patay tayo dyan. Di makikita kung ito ay galit or whatever. From New Jersey in USA, Coco Chuani Penuela says, magandang umaga po, Capt.Sel, at hello po sa lahat. Have a safe and nice weekend to all. And unahan na kita, Coco, ka. Happy Father's Day to you, my friend. All right. Mercedes Ong says, nagpabaksin na po ako kanina. Sinubak. Ha? Sa July 16, ang second dose ko po. All right. Mercedes Ong, congratulations. Okay? So, well, sa picture ni Mercedes, she doesn't look like she's a senior. Bata pa sa kanyang picture. So, I would say na si Miss Mercedes Ong ay among those privileged ones who can move, who could go out their respective houses to go to malls and other tourist spots. All right? But don't forget, nagamitin ang inyong face mask and use yung face shield. Maski na sana kung hindi nagpetisyon ang IATF, kung hindi nagpetisyon si Secretary Roque, Duque rather. Gulo kasi nitong dalawang sekretaryang ito. May Duque, may Roque. Ayan, ha? Si Roque, ha? Siya po yung spokesman. Yung, ha? Ano yun? Echo? Yan, hindi, yung parot. Ang parot po ng Malacanang. Because whatever the president would want to say, yan po sinasabi ni Roque. Kaya parot ang tawag sa kanya. At the same time, siya rin po ang parot ng IATF. Ayaw ng IATF. They play oppose. They play opposition doon sa naging pahayag ng Pangulo na kanyang ibinida doon sa mga opisyales ng Senado at ng Kongreso the other night sa isang late meeting na sa ospital na lamang papayagan itong paggamit ng face shield ay hindi natuloy. Because na-overwhelm ang decision ng Pangulo nitong opposition nitong petisyon na ginawa ng IATF at ng DOH. Kaya ayan ha. Okay, wala nagawa ang Pangulong Digong. Okay. However, mga gilo kong mga tagapakinig, ha? Ito pong 1.5 million Sinovac vaccines ay kabilang dito sa 9 million na Sinovac vaccines na in-order ng ating pamahalaan. Meaning, itong 9 million na ito ay outside doon sa naunang patikim o libreng bakuna mula sa China. Maski naman siguro magpaluwal ng milyong-milyong bakuna ang China sa ating bansa. Ang kapalit naman ay milyong-milyong order na babayaran ng bilyon-bilyong piso. Sino naman ang hindi papayag? Ha? Kaya number one pa rin ang China-made vaccines dito sa Pilipinas. Ang ibig sabihin, don't be choosy. Ha? Hindi mo alam kung ano ang ituturok sa'yo. Pero what we know, nakatagdang dumating itong Moderna sa June 25. Palagay ko, marami na naman sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga vaccine choosers. Sabi nga po, kapag gawa sa US, mas bilib sila sa gawa sa US. Pero taliwas naman dun sa Hong Kong.
Pfizer, ini-snub nila sa Hong Kong, ayaw nilang magpabakuna. E di, bakunahan ninyo na gawa sa China. Baka yan ang gusto nila. Ha? All right. Now, so ulitin ko, wag na nating hintayin masira pa itong mga bakuna na nagsisipagdatingan dito sa ating bansa. Sayang. By the way, Baksinsar Galvez, yung pamunuan ng Malolos, Bulacan, umaangal sapagkat wala raw bakuna na dumarating sa kanilang lugar. Kaya tigil, suspendido yung kanilang pagpapabakuna. Ano nga ba ang dahilan, Secretary Galvez? Bakit walang bakunang dumarating dyan sa Malolos, Bulacan? Kasama po sa mapa ng Pilipinas yan. Wala kayong binabalitang ganyan. Not until pinahayag ng mga taga Malolos, Bulacan na walang mga bakuna nakakarating, nakakaabot sa kanila. Mukhang mahina ang ating monitoring. National government. Akala ko ba mahigpit ang pagmamonitor nitong distribution nitong mga bakuna. Diyan sa Malolos, Bulacan, 2 o 3 linggo na na walang bakunang dumarating diyan. Ayan. Ang sa amin po ay paalala, pinaabot namin sa mga kinaukulan itong sentimentong ito ng ating mga kababayan diyan sa Malolos, Bulacan. Iwasto niyo mga orasan ang oras po sa Pilipinas, ganap ng 10:30 ng umaga. At oras na po ng paghahanda para sa pananghalian. 10:30 na, we have 1 hour and 30 minutes to attend to the kitchen, sabi nga. Kaya yung mga chefs, dapat nang tumayo at medyo maghiwana ng mga ingredients sa kanilang lulutuin ngayong araw na ito. For as far as Digital Patrol is concerned, ang amin pong pananghalian na nasa aming at iniisip po na lulutuin ay ginataang gulay. Yan, ginataang sitaw, ginataang kalabasa na merong okra. At ang sahog nito ay daing na isda. Yan! Pagkatapos, yung separately, magpiprito rin ng daing on the side. Wala si Kawili Cruz. Akala siguro ni Kawili, I won't go on air anymore. Isa po yan. Sa mga sandaling ito, meron tiyak na ipadadalang recipe yan. Yung recipe para sa lunch. Yan. Kaya ang lunch ng Digital Patrol ay yung pong ginataang sitaw, ginataang kalabasa, and okra, at sasahugan ng daing na isda. Wow! Pagkatapos, on the side, yung daing na isda na pripituhin. At merong sausawan na suka at sili. Kusarap. Sana may okoy. Kapag okoy ang pinag-uusapan, naaalala ko si LB. Another sister of yours truly. Itong aking mga sisters abroad, maging si Lides at maging si Techi, ang hilig sa okoy. Napakasarap kasi naman kumain ng okoy, lalong-lalo na kapag bagong prito ito, bagong luto, at medyo isasaw-saw muna sa suka at umuusok pa habang sinasaw-saw mo. Asinyos, ay sus, sabi nga po ng mga Ilocano, naimas gayam! Now, mapunta po tayo dito sa kuryente. Naku, medyo sad news.
itong pagsasailalim ng Luzon. Oh. Sa ilalim itong red alert status. Ito ay sa mga huling linggo ng buwang kasalukuyan at tatagal till July and the next months. Ha? Kapag hindi po naayos ito, ha? Sabi ni Uma, ayan na. Mga reaksyon mula sa aking sister from Montreal, Canada. Sarap ang sabi niya, delicious. Ha? More so with spicy vinegar. Sus, Marise po, yan na. Ha? Kainan blues na naman pagkatapos ng ating program. Ha? Ito ay dahilan sa panipis na panipis na supply ng mga plantang on the other hand ay nagsusupply ng kuryente. Hmm? Kasi naman, batay po rito sa ulat, maraming planta ng National Grid Corporation of the Philippines. Sila po ito nagsusupply ng kuryente sa mga kuryente distributors, sa mga cooperatives at maging sa Meralco. Marami raw planta ang sa kasalukuyan ay naka-preventive maintenance. Particular dito po sa Luzon area. Ha? Kaya namang ito mga gilo kong mga tagapakinig, ha? Ang dahilan kung kaya't tayo dito sa Metro Manila area, remember, we are part and parcel of Luzon. So we will be experiencing later this month ng tinatawag na outages o itong brownout dahilan sa kawalan nitong enough supply. Mataas po ang demand, sabi nga, pero mababa ang supply. Kaya yan ang problema, magkakaroon itong mga brownouts. Kapag nagkaroon ng brownouts, expect for not so happy results. Maapektuhan ang negosyo. Naku eh, kung walang tinatawag na mga gamit sa pagbubuhay ng kuryente, sa pagkakaroon ng kuryente, naloko na. Paano yung mga ospital? Paano yung mga malalaking mga tanggapan? Pero tiyak, meron po yan. Hindi ko ba? Ngayon, kapag sa tagal ng panahon siguro na hindi nagagamit yung mga yan, baka nagkaroon ng diferensya. Kaya I think at this point in time, it's but fitting and proper for you to check yung gadget na ginagamit kapag walang kuryente. I miss that gadget. Maybe somebody could tell me, ha? Yung nilalagyan ng gasolina, pagkatapos ay kinakabit doon sa... It's at the tip of my tongue. Yung pong tawag doon sa gamit na yon, ha? But anyway, yan po ay ginagamit tuwing walang kuryente. O nagkakaroon po nitong shortage ng kuryente. Ha? Yung maingay yun eh. Kapag pinatakbo, maingay yun. Pero it provides and give away electricity. Ha? Pansamantalang kuryente para sa isang establishmento. Okay? Now, what else? Ha? Yung pong
Quezon City, as well as ang Valenzuela City, ay inadopt ito pong bakuna night approach. Yes, thank you so much sa UMA. Generator. Yan, generator is the animal that I miss. Nabanggitin. Tiyak na buhay na naman ang generator. Baka namang may mga hindi matanggihan na mga negosyante ng generator. Baka merong malakas dyan na alam nyo na, para mabili yung generator, kailangan magkaroon itong mga brownouts. Ha? Ganyan nung panahon ni Tita Cory, the late President Cory Aquino. Nabuhay ang mga nagbebenta ng generator. Ha? Dahilan sa walang kuryente. Ha? Naging fad itong generator. Now, nawala. Ha? Nasa ngayon yung mga generator na yan. That's what I'm saying. Yung mga may generator, good for you. And blessed are you for having a generator, which is a big help at times like this wherein mababa ang supply o manipis ang supply ng kuryente. You better check your generator. Now, sa ating Department of Energy, palagay ko you must continue looking into this kakulangan nitong kuryente sa pamamagitan nitong National Grid Corporation of the Philippines. Check and double check or triple check. Why is it so? Bakit? Bakit nangyayari ito sa panahon ng tag-init? Dapat ina-anticipate na ito Naku, kung pwede lang talaga si Mayor Digong lang ang pwede pong mag-PI. Ayan, kung pwede lang PI mo. Ayan, ha? Kayong mga tinamaan na magaling. Ha? Kayong mga tinamaan na magaling. Dapat sa mga panahong ito, nag-iisip kayo ng appropriate action upang sa gayon, itong problema ng brownout ay ating malabanan. Napakahirap nang wala kang kuryente. Napakahirap po niyan. Ganun din, napakahirap kung wala kang tubig. And it complements one another. May mga lugar na kung saan kung walang kuryente, walang tubig, patay ka. Maraming mga subdivision. Katulad noong Glen Monterey, it's a Villar housing subdivision. Diyan sa may Sauyo, Nubaliches, Quezon City. Magandang umaga sa lahat ng ating mga viewers at listeners dyan. Imbis na pakialaman ay yung mga aso na inaalagaan nitong mga naninirahan doon, lalong-lalo na yung mga dog-loving na mga residents ng Camellia, Glen Monterey's. Huwag nyo nang pakialaman yan. Pakialaman ninyo yung, lalong-lalo na yung project manager na si Del Rosario. Pakialaman mo, Del Rosario, yung problema sa loob ng village, huwag mong pakialaman yung aso na nagbibigay ng kasiyahan dun sa mga naninirahan doon. Ayusin mo yung loob ng village daw at huwag mong pakialaman yung aso, tinamaan ka ng magaling. Ewan ko kung alam ni Ed Aguilar itong mga pakulo, itong mga tinamaan ng magaling. Lalong-lalo na itong si Del Rosario, yung project manager ng Glen Monterey. Pwe! Pero oras, we ginap ng 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 11 ng umaga. Now,
si DepEd Secretary Liling Brioneso nagsabi na aaksyunan ng Department of Education o DepEd ang pagkakamali kung nagkamali man ang tauhan tauhan ng DepEd doon sa module na kung saan ay pinamahagi particular sa mga mag-aaral ng sa lalawigan ng Pampanga. Ang sabi ni Sipre ng Dallas, Texas, USA, pati aso, ang sabi ni Presi, have a heart, sabi ni Presi, magkaroon ka daw ng puso, Del Rosario, ha? Pati yung aso, pinakikialaman mo. Ha? At ang siste, at ang siste, mga gilo kong mga tagapakinig, ha? Magbabayad kung sobra ang aso mo ng dalawa. Walang hiyang Del Rosario ito. Ha? Kung sino man ang bumulong sa'yo, iisang takbo ng utak ninyo. Mga tinamaan kayo ng magaling. Ha? Pangangwarta yan. Damuho ka. Ha? Ha? Sa bilyar family, alam ba ninyo yung ginagawa nitong si Del Rosario? Ha? Pakicheck nga ninyo. Ha? Okay, balik tayo. Mm-hmm. Balik tayo rito kay DepEd Secretary Liling Briones. Ha? Kung may pagkakasala ang kanilang tauhan ng DepEd, pananagutin ito. Hindi na pwede yung excuse me, nagkamali ako, nagtitipographical error ako, okay, o nagagrammatical error ako. Hindi na ganun. Investigation has to be much more thorough in the light of all the public's reactions to this matter. Ayun, ayan na. Medyo napika na rin si Secretary Briones. Kung hindi ba naman, meron doon sa module na lumabas na yung aswang. Aswang. Now, ang description noong aswang base dito sa ipinalabas ng DepEd ho, ay isang uri ng individual na naghahanap ng katalik tuwing gabi. medyo nakakailang ano ho, lalong-lalo sa mga bata, isipin mo, ipupukaw mo sa kaisipan ng bata yung salitang aswang, na isang rapist. So smart yung say po. O yung mataas yung libido. Nako. Kaya napika na si DepEd Secretary Liling Briones. Ayan. Kailan ba, Madam Secretary, kailan ba masisimulan itong face-to-face classes? At kung hindi raw Agosto, malamang Setyembre itong pagbubukas ng klase dito po sa ating bansa. Pero depende yan dito sa magiging desisyon ni Mayor Digong. Sabi ni Presi Estrada ng USA, pati aso, may limit na rin sa bahay at may bayad. Huwag kang sipsip, ang sabi ni Presi. Alam niyo mga gilo kong mga tagapakinig, going back dito sa aso. Marami sa ating mga kababayan ang nagmamahal sa aso, itong man's best friend. Maraming mga pagkakataon na ang aso minsan ay mas magaling pa rito sa gwardiya. With due courtesy dito sa mga gwardiya raw diyan sa Glenmont Trail. Dahil lang ang aso, hindi mo malalagyan yan eh. Pero yung tao, nalalagyan, naaabutan. Subukan mong abutan ang aso, kundi abutin ang kamay mo. Sabi nga ho ni Presi Estrada,
sana makagat kayo ng aso. Ha? Sus Maricepo. Ha? Ha? Nagiro ko mga tagapakinig. Alam nyo, yung aso, kapag minahal mo, mamahalin ka rin yan. Ha? Kaya naman nag-aalaga ng mahigit sa dalawa yung ilang mga miyembro o ilang mga naninirahan daw dyan sa Glenmont Trails ay upang bukod sa pagkakaroon ng kaibigan na mga aso, nakakatulong pa itong aso sa pagbabantay ng kanilang property. Ha? E dyan daw sa Glenmont Trail, yung pangako na yung perimeter fence ay itataas o mataas. Eh wala. Puro drawing, puro daldal. Ha? Puro daldal. Eh yung pong mga bubungan nung kabilang komunidad eh halos magkapantay na nung mga bubungan nung mga bahay, ha? Kalapit katabi ng gawa at sa paligid niya ang Glenmont Trails na yan. Ha? Nasaan yung pangako ninyo? Swimming pool, ha? Yung clubhouse. Yung clubhouse ay kasing laki ng kulungan ng Kalapate. Sus Maricepo. Ha? Kayong mga naghahanap ng bahay, mag-isip-isip kayo. Ha? Magtanong muna kayo. Sino ba ang developer? Sino bang may-ari bago po kayo bumili? Ha? Ayan, sabi ni Presi, sana makagat ka ng aso, tinamaan ka ng magaling. Ha? Ay, nako. Alright, magilog kong mga tagapakinig, ha? Itong ina ng 16 na taong gulang na drug suspect na si John D. Magminte ng Binyan, Laguna, o ang mother niya, sumigaw ng foul. Ha? Ha? Sumigaw na po ng foul. Sobra na. Sobra ang ginawang pagpatay sa kanilang anak. Ha? Ito raw si John B. Ha? Nasaan ang pangalan? Let me check. Para sigurado tayo. Ha? Where are you? Hmm? Ayan, si John B. Magminte. Once upon a time, nagamit po ng droga. Hindi raw pinagkailan ng ina yan. Pero tumigil na ang bata. At nung isang araw, na corner na mga pulis, itong si John B. at pinagbabarel. Foul. Parang sus Maricepo, mangyak-ngyak ang mother ni John B. Pinatay niyo pa rin po, hindi po kayo naawa, hindi niyo minodigad po yung ano niyo, ang payat-payat ng anak ko, hindi man lang kayo naawa, pinagbabaril niyo pa siya, parang kinawawan niyo pa, tapos parang ang saya-saya pa nila doon, nakiyasaya niyo pa dyan, habang nag-aantay kayo ng ano, hindi makatarungan ng ginawa niyo. Ayan, ha? Extrajudicial killing na naman yan. Hmm? Kung mapapatunayan yan, mga gilo kong mga tagapakinig. At napag-uusapan itong judicial killing na ito. Ha? Narito po ang latest. Ho? At ito ay hinggil dito sa International Criminal Court. Ha? Si ICC Prosecutor Fatou Ben Souda ay nag-retire na bilang prosecutor ng ICC. Pero hindi kasama. Happy Father's Day ang bati ni Charles. Likewise, happy Father's Day, Charles. At sa iyong anak na si Chase at kay Chona. Okay? Si Charles Baysa. Thank you so much, Charles. Huh? Okay.
sa pagbaba o pagre-retiro, ha? Oh, pansit daw. Oh, okay. Ang sabi, ha, ni Prosecutor Ben Sauda ng ICC, hindi kasama, ha, itong kaso na nakapatong kay President Digong, kay Senator Bato de la Rosa, at maging kay dating PNP Chief Albayalde and many other else. Huh? Thank you so much, Miss Mercedes Ong. Happy birthday. Happy Father's Day. Ang bati niya. Thank you, Mercedes. Now, ipagpapatuloy ng ICC itong pagdinig sa kaso, ha, itong inhuman killing, ha, walang katarungang pagpatay sa mga pinaghihinalaang mga gumagamit ng droga dito sa ating bansa. That will pursue ang daang sabi ng mga, well, miyembro nitong International Criminal Court. Pero ang sabi ng Palasyo ng Malacanang, don't expect for a cooperation from us. Huh? So meaning Malacanang won't cooperate because ang Pilipinas ay umalis sa poder nitong ICC bilang miyembro. Bumitiw ang Pilipinas. Yan po ang latest. Pero insofar as ICC is concerned, tuloy itong pagdinig laban kay Mayor Digong and the rest. Well, wala na po tayong sapat na oras. Oh. Pero anyway, meron pa naman tayong 3 minutes left bago ang Buhay Online ni Binibining J.C. Bautista. And we're happy that Miss J is back to her feet again. Huh? Sorry for that. Huh? COVID update as of yesterday. Ang bagong kaso ay 6,637 new cases, bringing to a total of 1,339,457 cases. Ang mga gumaling as of yesterday ay 4,585 cases, mga nakapag-recover, gumaling, bringing to a total na 1,257,774 ang mga gumaling since nagsimula ang COVID-19. 155 deaths naman, bringing to 23,276 ang mga total na mga namatay. At ang mga aktibo o pagagalingin pa ay umaabot sa total na 58,407. Yan po ang ating COVID update. Mercedes Ong says, Sir, ako yung Mercy Ong. Dalawa po account ko po. Ah, okay. Si Mercy Ong pala yun. Mercedes Ong sa isang account. Okay, thank you. Maraming salamat. So, it has been a very productive week, huh? Para po sa inyong lingkod because simply we service you by way of, well, information, by way of news, by way of interviews with people behind the news. Happy Father's Day and happy weekend. Stay safe. Coming from Presi, coming from LB, coming from Uma, from Lydia, and Techi. Huh? Thank you so much. Maraming salamat kay Nash. Thank you so much kay Semanita. Antabayanan po ninyo from her sickbed. Ayun po, she's very normal and we're very happy.
Ang tabayanan po si Miss J.C. Bautista. At Breno, I'll be back. Oh, happy weekend, sabi ni Uma. Happy Father's Day to all the fathers listening now, especially you, John Baysa, Charles Baysa, Jeka Pampangan Baysa, and Harry Estrada and John Barredo, all fathers that who are listening sa program. Thank you, thank you, thank you so much, Uma Baysa Swale. And again, mga gulo kong mga tagapakinig, allow me to extend to you ang pagbati ng happy, happy Father's Day, everyone, and a happy weekend to all. And see you, God willing, Monday. Dios ti angina. Salamat ng marami. Stay safe and happy always. Love you more. Sumayin nyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Stream Cast Communicators. Maraming salamat po.